Nag-struggle kanina ang Golden State versus Dallas na meron 29-point lead papasok ng fourth. Pero bago yan, si Luka, bago talaga yung game na yon, ay nasama ulit sa All-NBA team selection. Kasama na siya sa top 4 ng mga players na merong tatlong All-NBA team selection na hindi pa umaabot ng 24 years old. Nagkaroon pa ng delayed kanina sa game dahil nagkaroon nga ng tulo sa arena. At isa pa, sabi ni Reggie Miller, sa dami-dami ng tatamaan ang tulo na yon sa Golden State bench pa. Ganda rin ang ngiti kanina ni Mark Cuban. Mostly, Dallas ang may hawak ng first 3 quarter. Nag-click kasi sila mula sa 3-point area at halos katulad yun ng game 3. Yung mga kasama ni Luka, nakakascore na rin. Katulad ni Reggie Bullock na 0 points noong nakaraan pero ngayon, umiscore talaga. Mataas din ang percentage nila mula sa 3-point area at kung titingnan mo pa yung first 3 quarter ay parang katulad yun ng game 5 ng Memphis at Golden State. Kung saan nasa 18 out of 21 mula sa 3-point area na tinambakan talaga noon ng Warriors. 29-point lead ang Dallas papasok ng 4th. Kalimitan, garbage time na yon kapag ganong kalaki ang lamang. Nagbiro pa kasi itong si Jason Kidd na pinaulan nila nung first half. Kaso yung Golden State nagpaulan naman nung 4th quarter. Nagkaroon kasi agad sila ng run. Has to be. We made it rain in the first half. Hey! Siguro kinabahan din nung si Jason Kidd kasi kung nagkataon nakabalik to ng Golden State, yun ang isa sa biggest comeback sa playoff history. Halos ganun din ang nangyari sa Dallas nung Game 4 nung nasa first half ng game, 19 out of 42 mula sa Beyond the Arc. Si Finney Smith, Reggie Bullock, Luka, Dinwiddie at Clever ay merong at least 2 3-point shot sa Game 4. Na-match ng Golden State yung output ng Dallas nung third na 37 points o mahigit pa. Nasa 10 points na lang din ang lamang ng Dallas nung nasa 1 minute ng game. So halos tapo na yung stats nung first 3 quarter. Kung ganito ang iniscore ni Reggie Bullock nung nakaraang game 3 ay baka tabla yung series dahil kailangan talaga ng katulong ni Luka sa scoring dahil yung Golden State ball rotation ang ginagawa nila kaya sinong open ay makakascore. Si Luka mayroong 30 points, 14 rebounds at 9 assists. Si Reggie Bullock naman nasa 18 points. Si Finney Smith 23 points samantalang sa Golden State si Steph ay mayroong 20 points at 7 out of 16 mula sa field. Nung game 3 ang Dallas ay mayroong 21 3-point shot kaso binanatan sila nung second half. Nitong game 4 naman ay mayroong silang 23 point shot na naipasok kaso doon naman sila dinadali nung fourth at muntikan pang mag-collapse. Base kasi sa stats at sa mga nakaraan nilang series, kapag ang Dallas ay nakagawa ng 16 3-point shot pataas ay malaki ang chance nilang manalo. Kaso nung game 3 nga ay gumawa sila ng mahigit 20 kaso natalo pa rin dahil yon sa second half run. Yung Golden State merong tendencies na habulin talaga yung lamang kahit gano'ng kalaki yung katulad na nangyari kanina kaso talaga medyo malaki. Hindi na rin kasi sila nagre-rely talaga mostly sa 3-point area, ball rotation pa rin. Pangalawa, ang Warriors din ang team na hindi pa natatalo sa kanilang home court. Kaya medyo kakaiba, parang nangyayari din ay nung katulad nung sa Memphis series. Natambakan sila nung Game 5 kaso tinapos naman ni Game 6 Clay sa home court ng Golden State. Patulad din na nangyari sa Denver series kung saan nga nakaisa doon ang Denver sa Game 4 pero tinapos din ng Golden State sa home court nila sa Game 5. Babalik sa home court ng Golden State para sa Game 5. Doon magkakaroon ng chance ang Dallas na manalo pa ng isa at magkaroon talaga ng tinatawag na series para yung Game 6. So ang kailangan ulit nilang gawin ay yung katulad ng Game 3 at Game 4 pero second half talaga doon bumabanat ang Golden State na kailangan nilang pigilan yun dahil nga mataas ang scoring nila doon at sila ang number 1 team kapag second half. Si Luka ang leading scorer ng Mavs at ngayon ding playoffs. Meron siyang 15 points per game sa second half. Mataas yun sa total niyang 32 points per game. Halos balanse din. Kalahati. Ang susunod sa kanya si Dinwiddie na merong 9 points per game. Sumunod si Bronson na 8 points per game. Sa Golden State naman, si Steph ay merong 12 points per game sa second half na susundan ni Klay at ito si Jordan Poole na merong tig 11 points per game. So hindi pa kasama dyan si Wiggins.